At dahil sa ginawa nating video tungkol kay Ivana Alawi kung saan humakot lang naman ito ng 290,000 views sa loob lang ng ilang araw at isang pangalan ang paulit-ulit nating nababasa na isa ring sa gusto niyong makilala na konektado kay Ivana. Yun ay walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid. At talagang inspirasyon ang taong ito dahil kahit na lumaki siya nang walang ama ay hindi pa rin siya nagpatinag sa hamon ng buhay at patuloy pa rin sa paglaban dito. At kahit pa hindi siya pwedeng mamuhay ng normal katulad ng karamihan na nakakain lahat ng gusto nila ay ibahin nyo itong si Mona dahil mayroon siyang mga pagkain na hanggang tingin na lang. At ito rin si Mona ang inaantay di umano ng karamihan na magdalaga kung saan marami ang nagsasabing na mas malupit ang pag-evolve nitong si Mona kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Pero sa ngayon mga kabatang, ikalma nyo yung mga pitutoy nyo dahil sa video na ito ay ipapakilala ko siya sa inyo. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, abay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. At ang panghuli ay mag-komento ka naman dyan sa ibaba kung sino bang inspirasyon mo ang gusto mong mapanood dito sa ating channel. Pero bago yan, ano na mga kabatang? Nandito na naman nga pala ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi. At sa araw na ito ay ating pag-uusapan o aalamin ang kwento ni Mona Alawi at ano nga ba ang kanyang natatagong sakit. Pero teka, baka pwede kang mag-send ng iyong daliri dyan sa like button pang painit soon. Pagkatapos ay mag-komento ka kung napainit mo na ha. Kaya ano pa ang inaantay natin mga kabatang? Handa na ba kayo? Simulan natin yan. Game! You know mga kabatang, gusto ko lang sana kayong imbitahan sa aking nalalapit na tournament ngayong darating na Sabado kung saan mapapanood nyo ang mga kabatang natin nalalaban para patunayan na sila ang pinakamalakas. At bukod pa dyan, mayroon akong inihandang mga giveaways sa ating YouTube channel mga kabatang dahil marami ang nag-sponsor sa ating ng Diamonds kung saan lahat ng yon ay sa inyo mapupunta. Kaya kita-kits tayo sa December 28. 10 ng umaga dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat! Meanwhile, siya si Mona Alawi o mas kilala bilang si Mona Luis Rey. Si Mona ay nakatira sa Binangonan, Rizal at ang kanyang kaarawan ay August 19, 2004 kung saan kasalukuyang 15 years old pa lang itong si Mona. Siya ay nag-aaral noon sa St. Monique ngunit nag-focus sa home study noong siya ay nakapasok na sa pag-aartista. Ang kanyang ina ay si Fatima Marbella, isang Filipina, at ang kanyang ama naman ay si Samir Al-Alawi, isang Moroccan. Ang kanyang mga kapatid naman ay si Nashim Al-Alawi, Mariam Al-Alawi, at si Almira Al-Alawi na meron ng sariling pamilya ngayon. Si Mona ay nasa tiyan pa lang ng kanyang ina noong iniuwi ito sa Pilipinas, kung saan bago pa man mangyari lahat ng ito ay hindi na maganda ang nararanasan ng kanyang ina sa kanilang padre de pamilya. Dahil sa emosyonal o pusikal na natatanggap ng kanyang ina sa kanyang ama ay nagpasya itong tuluyan ng iwan ang asawa sa Bahrain at mamuhay na lang ulit dito sa Pilipinas. Sa madaling salita ay lumaki itong si Mona sa piling ng mga kamag-anak ng kanyang ina dito sa Pilipinas at walang kinikilalang ama hanggang sa unti-unti siyang nagkaisip. Noong siya ay 3 years old pa lang ay pangarap na niyang mag-artista dahil na rin sa suporta ng kanyang ina at sa paniniwala nitong kayang gampanan ito ni Mona. Hanggang sa unti-unti na nag-audition si Mona at ang kanyang ina sa iba't ibang mga TV show. Dala ang pangarap na kapag sila ay nagtagumpay ay magkakasama-sama ulit silang magkakapatid. At noong 7 years old na itong si Mona ay pinalad na siyang magkaroon ng role sa GMA 7 bilang si Jennifer sa Munting Heredera kung saan dito na nag-umpisa ang kanyang magandang karir sa showbiz. Si Mona ay sobrang nangungulila noon sa pagmamahal ng isang ama na hindi niya nararanasan habang siya ay lumalaki. Kasunod dito ay wala ring magawa ang kanyang ina sa kadahilan ng hindi pa rin nagbabago ang kanilang padre de pamilya na mas lalong lumala noong nag-uuwi na ito ng bagong babae sa kanilang bahay sa Bahrain.
Pero ginawang motivation itong si Mona ang lahat ng ito para mas galingan pa ang kanyang trabaho at ang kanyang hiling ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. At sa mga nagtataka na kung bakit parang batang-bata pa rin ang katawan nitong si Mona kahit siya ay 15 years old na, ay ang dahilan nito ay mayroon siyang iniindang sakit na tinatawag na type 1 diabetes. Kung saan ito ang dahilan ng mabagal na pag-develop ng kanyang katawan para sa inaasahan ng karamihan na magkalaman nga itong si Mona. Nakakaranas din siya ng mga kakaibang bagay katulad ng mabilis na pagkapagod, paglabo ng mata at bigla ang pagbagsak ng kanyang timbang. Si Mona ay kailangang mag-inject ng insulin sa kanyang sarili dahil siya ay kinukulang nito na tumutulong sa ating katawan para punan ng blood sugar ng katawan. Pero paano nga nagkaroon si Mona ng ganitong klase ng sakit? Sa kanyang interview ay tinanong siya ng ilang mga reporter kung papaano niya nakuha ang kanyang sakit na ito. Kung saan ang kanyang naging sagot ay noong siya ay bata pa di umano ay nakaka 6 bottles siya ng iced tea sa loob ng isang araw. Pero ayon sa ating pagsisiyasat ay nakukuha ito o namamana sa mga nakatatindang kamag-anak ng pamilya kung saan isa si Mona sa mga nakamana ng sakit na ito. Kaya sa mga kabataan na palaging nagsasabi na parang pader di umano itong si Mona kahit siya ay 15 years old na, ay ito ang paglilinaw para sa inyo. Kaya bago natin siya husgahan ay alamin muna natin kung bakit ganito ang kanyang katawan. At sa pagpapatuloy, marami ang nagsasabi na si Mona di umano ang dahilan kung paano nakikilala itong si Ivana noon kung saan atin ding inalam ito. At nakita nga natin na noong nag-audition si Ivana sa Starstruck ng GMA7 ay ipinakilala siya bilang kapatid ng isang sikat na child actress, walang iba kundi si Mona. Pero natapos agad ang journey ni Ivana sa Starstruck at naging matamlay ang kanyang karera noon kung saan ang kanyang kapatid ay patuloy lang na namamayagpag sa karera nito. Kaya malinaw mga kabatang na hindi si Mona ang dahilan kung bakit nakilala itong si Ivana, kundi sariling sikap pa rin ang ginawa nito sa tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon. Sa pagpapatuloy, si Mona ay mayroong 642,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at mayroong 500,000 followers sa kanyang Instagram, kung saan makikita mo na talagang sumasabay sa kasikatan ng kanyang ate, itong si Mona. Si Mona ay nag-umpisang pasuki ng pag-aartista simula noong 2011 hanggang sa umabot ang 2018 kung saan nakatanggap pa siya ng ilang mga awards katulad na lang ng Best Child Performer noong 2012. Iniidolo nitong si Mona ay walang iba kundi ang kanyang malimit na makasama noon na si Marian Rivera na nagsilbing inspirasyon niya sa pag-aartista. Hanggang sa lumipas ang ilang taon kung saan dumating na ang kanyang ate sa Pilipinas na kasama niya pang-araw-araw nila na buhay. Pero nanatiling may kulang sa puso nitong si Mona, walang iba kundi ang kanyang mahal na ama na malayo sa kanilang mag-iina. Hanggang sa tumigil na nga sa pagbibigay ng sustento ang kanilang ama ay isa rin si Mona sa tumutulong para sa mga gastusin ng kanilang pamilya na kinukuha niya sa kanyang pag-aartista at mga commercials. Ganun na rin ang kanyang ate na unti-unting nakikilala sa mundo ng showbiz na nagresulta para mas maging maganda ang kanilang pamumuhay. At noong nakaraang taon, 2018 December, ay busy pa si Mona noon sa kanyang mga palabas kung saan nalaman nilang ang kanilang ama ay nasa Pilipinas at nagbabakasyon. Kasunod rin nito ay ang patuloy na pag-contact nito sa kanila para sila ay magpunta di umano dahil gusto silang makita nito. Pero sa kadahilan ng busy siya sa ilang mga projects ay hindi niya nagawang bisitahin ang ama sa pagbabakasyon nito. At isang araw ay nakatanggap ng tawag ang ina nitong si Mona galing sa atin niyang si Ivana na kailangan di umano ng mga ito na magpunta sa ospital kung saan naandoon ang kanilang ama na inatake sa puso. Kaya agad-agad na nagmadali itong si Mona na bumiyahe kasama ang ina at ang kuyang si Hashim. At nang sila ay dumating, hindi inabutan ni Mona na buhay ang kanyang ama.
Kung saan, dito na pumasok sa isip niya na sa loob ng ilang taon simula nang siya ay nasa tiyan pa lang ng kanyang ina hanggang sa lumaki ay natatandaan niya ang pangungulila na kanyang naramdaman sa kanyang ama noon. Na ngayon ay isang malamig na lang na bangkay na wala na siyang pagkakataon pa para itanong dito ang lahat ng mga bagay na gusto niyang linawin sa kanyang ama. Ganun na rin ang mayakap ito ng mahigpit habang naririnig ang pintig ng puso ay wala ng pagkakataon na mangyari pa ito. Kaya sa ngayon ay magkakasama na parati si Mona at ang kanyang kapatid. Dahil sa nangyaring yon ay tumatak sa isip nila na dapat habang nabubuhay ang iyong mga mahal sa buhay ay parati mong paramdam sa kanila kung gaano mo sila kamahal. May mga pagkakataon man na may nagagawa silang kasalanan sa iyo, pero lagi mo lang tatandaan na kung hindi dahil sa kanila ay wala ka sa mundong kinatatayuan mo ngayon. At sa susunod na video na ating gagawin, mga kabatang, ay madalas kong marinig sa request nyo ang pagbabalik ng isang tao na sumikat noon sa Mobile Legends. At ngayon, di umano ay nagbabadyang pagbabalik niya sa mundo ng ML community. Ano kaya ang kanyang plano ngayon? Ito ba ay may katotohanan na? Kaya niya pa rin bang maging una ulit sa ranking ng ML? Sino siya, mga kabatang? Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan. Ayos ba yon? Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batangganyong gamer na si Inspi na nagsasabing saglit ka lang mabubuhay sa mundo. Kaya habang nandyan pa ang mga mahal mo ay iparamdam mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Big time.